pag ang Amerika nagsasalita na ng ganyan, dapat ikaw ay kabahan. Diba? Parang yung nung Iraq War, hindi naman yung bigla na lang silang lumusob, ay, ginera na lang yung US yung Iraq. Nag-ready na sila. Merong preparations at mahaba yun. And it's very out in the open. Ito lang kasi ang katanungan dyan, Byron. Okay? Na gusto kong sagutin ng mga supporters ni BBM. Dahil hindi ko alam ang kasagutan. Nakasama ko siya, no? Pinagkampanya ko pa yan, pinaglaban ko. Hindi ko alam ang sagot sa katanungan ito. Baka siguro eh, malaman nila yung sagot nito. Meron po bang courage or lakas ng loob ang Pangulong Bongbong Marcos na magsalita ng no sa United States? Hindi, kasi yung iba, di ba, syempre, lagi sinasabi sa'yo na fear-mongering ka, o ganyan-ganyan. Kasi hindi nila maisip, ano ka bang magkakagera? I think... Yun ang ano eh, parang, mukha naman malabo, with this time of age, meron pa ba yung gera na yan? Well, we never thought na magkakagera sa Ukraine. Kasi matagal naman nilang maayos yun, di ba? Oo, di ba, naisip pa natin na magkakagera sa Ukraine? Ang ganda-ganda ng Ukraine, ha? Can you imagine? Ang ganda-ganda niyan with all these really old heritage sites. Naisip pa natin magkakagera sa Syria? Eh, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng Syria, ano ha, Byron? Tanong mo sa mga OFWs na nasa Midwest, maganda ang Syria. Pag ang Amerika nagsasalita na ng ganyan, dapat ikaw ay kabahan. Diba? Parang yung nung Iraq War, hindi naman yung bigla na lang silang lumusog, ay, ginera na lang yung US yung Iraq. Nag-ready na lang sila. Merong preparations at mahaba yun. And it's very out in the open. Let's say, they were gonna use us, sa tingin mo. Eh, sabi mo rin kanina, mananalo naman din ang somehow, mas there's opportunity na manalo ang Amerika. Pwede, winner tayo. I mean, kasama tayo dun sa tagumpay na yun. Pero ano yung damage sa atin? Yan ang dapat sagutin. Dali, madadamay ba Metro Manila dyan? Well, hindi natin alam. Kung ikaw ang kalaban ng Amerika, titirahin mo ba ang Manila? Sa kasaysayan, is it possible na pati yung main city o doon lang sa gilid talaga? I think pwedeng madamay. Kasi nakita mo nung panahon ng Hapon, di ba? Ang una namang nilusog ng Hapon, yung North eh. Pero binomba pa rin nila yung Manila. Itong hindi ko maintindihan kay Pangulong Bongbong Marcos. Actually, marami na akong hindi maintindihan sa kanya. Nabudol ka rin kasi. I think naman, alam, you know, yung mga readers ko, no, alam naman nila kung ano yung pinagtatanggol ko noon kay BBM, yung kandidato pa siya. Yung kanyang foreign policy. Dahil talaga ang... Talagang binantayan mo yun. Binantayan ko yun. Magkaiba. You know? It's so different. Siguro naman, kung ikaw yung nagtatanggol lang, ano, nakita mo, bakit napaka-sobrang iba naman ito sa sinasabi niya? Anong teorya mo, bakit nagbago siya ng pag-iisip? Ito, Byron, ganito makipag-deal ang mga Amerikano, no? Para mga mafia na, I will give him an offer he cannot refuse. Ano yan? Combination yan ng carrots and sticks, no? So, merong carrot, merong, bibigay ko to sa'yo. Merong ding sticks. Bibigay ko sa'yo ito. Pero pag ayaw mo pa rin, gaganyanin kita. Ika-crush kita. Dali, baka naman anti-US ka lang. Madali kasing magsalita ng gano'n na, kaya ka nagsasalita ng ganyan kasi pro-US ka or anti-US ka and pro-China ka. Alam mo, nadanasan ko na yan noon nung nag-umpisa akong mag-vlog na nung nagsasalita ako defending PRRD's foreign policy. At ang kalaban ko noon ay dilaw. Wala pong nagbago sa aking ginagawa noong panahon ni PRRD na pinagtatanggol ko ang foreign policy niya. At ngayon, pinagtatanggol ko yung foreign policy na ipinaglaban ni Bongbong nung kandidato pa siya. Basically, ito si PRRD foreign policy na gusto mo. Yes. Sa lahat ng kandidato, si PBBM ang naging ganyan. Ang makukontinue. Oo, dapat. Kaya lang, along the way, nagbago siya. Diba? Within 7, wala pa isang taon.
Para ba sa isang taon. So I think ano, dapat malaman ng mga tao kung bakit ka biglang nagbaliktad. So possible ba na it's changed for the better? Kaya siya nagbago? I think malinaw yung sinabi niya nung siya ay kandidato, Byron. Pag isinama mo ang Amerika, it will fail. Ngayon, siguro dapat siyang mapaliwanag na, so, bakit bigla ngayon, pag sinama mo ang Amerika, it will succeed? Baka naman, Bongbong has no choice. Because, kailangan niyang pumanim doon or else, these Americans would do something to ruin our country. Kasi baka mamaya, alam mo, I'm just giving the benefit of the doubt kay Bongbong. Oo, totoo naman. Is it possible na threaten lang siya, na kaya kailangan ko na? Hindi, una-una, bakit ka matitreaten? Binoto ka ng over a majority vote. So, binoto ka ng 31 million votes. Kung tatanggalin ka ng US, sino mang papalit? Si Sarah naman. Eh, kayuniting mo naman yan. So, ano kinakatakot mo na sabi na magkaroon ka naman ng kaunting, ano mo yun, tapang? Eh, yung sa tingin mo na ang reason eh, yung possible ba yung frozen account daw ng mga Marcos, eh, isang dahilan kung bakit nagbago siya? Alam mo, bulong-bulungan yan. Bulong-bulungan? Oo. And I think, ano, nabubulungan hindi kasi nung, sa Kamuning Bakery Cafe, okay, yung isa doon na si Adlo Paglinawan, ano yan ha, Marcos lawyer, ano yan ha, Marcos supporter talaga yan ha. So, tinanong niya, ang ano ba to, may kinalaman ba to sa ano daw, parang hidden wealth ng mga Marcoses, ganyan. So may ganun ng sentimiento. Pero kaya bang gawin ng Amerika yun? Well, it's the United States. I mean, can they say, oh, sige, wala ka ng utang, oh, kunin mo na tong pera mo, basta pwesto kami dyan. Siguro, can they do that without any laws na ipasa sa Congress? Yes, of course. It's just executive prerogative. Bakit naman hindi? Ang national security ang ano? National security matters eh. Eh, pwede nga silang mag-impose ng sanction, di ba? So, pwede rin nilang init ang mga sanctions. Eh, yung freezing ng account, sanction yan. Individual sanction yan. So, inaamin mo ba na nabudol ka? Pwede rin lang. Actually, sinabi ko na naman yan eh, no? Na nabudol tayo. Eh, kasi itong foreign policy niya ngayon, yung ginagawa niya ngayon, eh, ito yung gusto ni Lenny. Okay. Hindi ba inaaway ko si Lenny dahil dito sa foreign policy na to? At pinagtatagal, eh, magkaiba eh, you know? Anong basa mo sa pwedeng gawin ng China sa atin? Because of this? Well, ilalagay ko yung sarili ko sa China, no? Nakikita ko ganito. At alam ko itong mga basing to is gagamit. Against sa akin? Against sa akin. Eh, kanino pa ba? Actually, against sa climate change. Humanitarian reasons. Hindi ko na naman. Okay, yun naman ang sinasabi ng gobyerno, di ba? Para ito sa climate change ano, disaster, related disasters. Yan. So, kung ako yung China, anong gagawin ko? Hindi ba pasasabugin ko itong mga to? O, hahayaan ko? Pwede bang ganun? Haya ko na lang. Na binubomba ko? Oo, binubomba ako ng Amerika. O, hinahadlang ako ng Amerika ng ganito. Pwede bang ganun? Ito lang kasi ang katanungan dyan, Bayo. Okay? Na gusto kong sagutin ng mga supporters ni BBM. Dahil hindi ko alam ang kasagutan. Nakasama ko siya, no? Pinagkampanya ko pa yan, pinaglaban ko. Hindi ko alam ang sagot sa katanungan ito. Baka siguro ay malaman nila yung sagot nito. Meron po bang courage or lakas ng loob ang Pangulong Bongbong Marcos na magsalita ng no sa United States?